Hello mga idol, another day of my moto vlog. So magpapalit tayo ng Brake Master KRR. So ito yon. Papalitan na natin tong RC Escort sa Corotta natin. So ito hindi natin to papalitan. So mamaya ako sasabihin kung bakit. So ito yung ating ipapalit. Rossi na copy lang mga idol. Sa Shopee ko lang to nabili. 500 plus. So may box to. So yung box na nito nasa loob, madami nakalagay na gamit ng mga bolts. So may kasama siyang clutch. Yan. So may kasama din siya nito, tank fluid. Tsaka itong bracket, itong stainless. Pero hindi natin ito ikakabit. So ito yung ating binili. Pero meron naman tayong ganito. Pero papalitan natin ito ng kulay pula mga idol, para mas maganda tingnan. May kasama din siya mga tools. So 500 lang ito mahigit mga idol. Itong dalawa. So ituturo ko din sa inyo mga idol kung paano naging ganito yung ating caliper. Mas malinis tingnan kasi nasa likod yung fittings. Ayan. Malinis siya tingnan dyan. Ayan o. Akala mo, Bluetooth. So ito yung papalitan natin mga idol. So bago ang lahat, mag-intro muna tayo. What's up? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ito yung mga kailangan natin. Ito yung ating mga brake master. Tsaka ito yung ating clutch. So meron na rin siyang switch sa clutch natin. So ngayon ko lang dito mga idol, wala siyang brake light switch. Kaya bumili tayo nito. Ayan, tama kayo na nakikita. 200 ko ito nabili. Pero mura lang sa Shopee, meron tig 87. Sabi natin siya ng 200. Brake light switch, hydraulic. Hydraulic switch. Tapos, ang ilalagay natin na fluid ay ito muna. Yan. So, ito hindi kasi isusap ko muna. Papangibabaw na lang natin yung kulay pula. So, meron tayong pantrok. Teflon. Para sa mga... kasi may natagas dito eh. Yan. May natagas dyan doon sa likod, sa fitting. So, yun na naman sa height ng aking Doraemon. Yung natagas sa likod. So yun lang lalagyan natin. Tapos ano pa ba? Puputulin na lang natin mamaya. Kakalasin na natin tong brake master natin. So una natin gagawin mga idol, kakalasin natin to ng 8mm. Mga luwag pala. Mga idol, kakalisin na natin to gamit ang 12mm, itong banjo bolt natin. Yan. Vlog na naman. Sigurado dyan, may tatagas. Kaya maganda na kayo ng tubig or basahan na basa. Yun o. Kita nyo. Pagutin na natin. O yan, tanggal na mga idol. So meron na ito nakabili mga idol. Tropa natin nakabili nito. So wala man ito naging problema, no? Kakapit na natin yung isa pang isang brake master. So alisin lang muna natin ito, mga allen. Papalitan din naman natin ito ng bolt. So kakapit natin dyan bolt mga idol, yung nasa Corsa natin. Yun. So, kabit na natin to. Tapos mga idol, pantay na naman siya. So gagawin natin, so higpitan na natin. Yan, higpitan natin. Yun, naigpit na. So ito yung itsura niya mga idol. Yan. Medyo malapit lang siya sa ano natin, kaha. Pero okay lang yan. So ito mga idol, ikakating ko na lang to.
Yan, para medyo malinis tingnan dito sa harap. At saka makabitan natin ang bracket. So, makabitan natin siya ng bracket na papunta doon. Yung para sa fluid tank natin, no? Pasensya na kayo kasi may sipon tayo. Galing lang tayo sa lagnat. Mambago natin to kabit yung ano niya, brake hose. So, papakita ko lang sa inyo bakit hindi ko ito ikakabit. So, bakit natin hindi ito ikakabit, mga idol? So, sabihin ko sa inyo. Kasi mas ano siya, diba? Na fittings ko na kasi ito eh. Ito, mga idol, pag yun na nakakabit. So, ito, makikita nyo itong gold. Sabit siya dito sa kahan natin. Sabit talaga siya. Kaya mangyayari, tatabasa natin to. Kaya yung ano mangyayari na tatabasa natin itong headlight natin, no? So, ang ginawa ko na lang, magagawin ko na lang. So, ito pa rin yung ating clutch. Clutch lever. So, hindi na to. So, ito na lang ulit. Para, yun, magkaiba. Maiba naman, pero para sa man Brembo. Kasi yan, no, Brembo. Ito, Brembo din. Tingnan ulit natin. Yan. So, tsaka na tayo papalit, mga idol, ng legit nito. Soon. Soon yan, I claim it. So, simulan na natin magkabit ng brake hose at tsaka ng hydraulic switch. So, ito yung ating kakabit na hydraulic switch. Tapos, lagyan muna natin ito. So, may kasama na naman siyang ganyan. Tapos, lagyan natin dito. Tapos, lagyan ulit natin. Dito naman, sa ibabaw. Tapos, tsaka natin i-bolt. Higpitan lang natin siya ng 14mm. So, higpitan natin, mga idol, no? Para walang tagas. So, pag nahigpitan, balik ito ang cover niya. Tapos, ilagay ulit sa brake light switch. Doon sa socket ng brake light. So, babalik lang natin dito sa socket. Yun. Tapos, yun lang. Mayroon na natin ayusin yung wiring na yan. So, lilinisin yan mamaya. Basta meron na tayong hydraulic switch. So, alam ko hindi ito gagana hanggat walang laman ito. So dito naman tayo sa baba. So dito naman tayo, mga idol, sa caliper natin. So ito, nakalasan natin yung ating quick release. So maayos natin makakalas yung, madali natin makakalas yung ating caliper. So abutin lang natin. Yan. Mahuhugot na to. So, ito yung ating caliper, mga idol. Yan, makikita nyo dyan. Yan, oh, may tagas. Ito, kailangan ko lagyan ng Teflon. Teflon, mga idol. Teflon. Sa parehas lang yan. So, ang gagawin nyo lang dito, mga idol. Ang stock nito, Doraemon, natin dito yung fitting sa harap. Tapos, dito naman yung bleeder. So, yung bleeder, inalis na natin. Tapos inalis ko din tong fittings dito. Tapos pinalitan ko lang to ng 14mm na bolt. Tapos dito naman, itong quick release. Quick release to. Tapos sinanggal ko yung fittings nya, yung L ng switch. Kung matatandaan nyo yung ano natin, switch natin, meron siyang L na fitting. So inalis ko yon. So ito na. Itong quick release, tapos yung parang bolt, yun na, nirekta ko na. So, kakalasin lang natin. Kasi lalagyan natin ng Teflon. Ayun. Yan. Wait lang. Lagyan natin ng Teflon. Kasi yung ating bleeder dati, natagas din. So, ang ginagawa ko, ito.
Lalagay tayo ng ganito. So ayan, okay na uli. So ibabalik natin to. Siguro kahit isa okay na siguro. So balik natin dito. Papunasan ko lang. Kasukat naman eh. Hindi nga pala to mga idol pine thread. Kaya nagagawa natin ganito. Ewan ko lang kung legit pwede yung gawin to. Ay, hindi pwede. Ang isa lang. Pag-a-deploy natin. So, ulitin ko lang mga idol. Ayan. So, inulit ko ulit mga idol. Tapos, dadublihin na natin. Yan. Para sure na walang tagas. So, ikita natin siya ng 13mm. 13mm yung switch natin eh. Kita nyo ng sobra. Yung sakto lang pala. Huwag yung sobra, baka pumutok. So, para saan? Okay na yun. So, lilinisin na lang natin to. Bago i-show. Para may show dito mga idol. Masaya natin si Aras susunod. So, mag-detail ulit tayo sa kanya. So, paano? Kabit na ulit natin to mga idol sa motor natin. Ayun doon. Kabit na natin doon. Lagyan na natin ang mga bolts. Yan. Igpit. Yun. Kakabit na natin tong brake hose natin. So, ayan. Hindi pala nag-video. So, nakabit na natin yung ating brake hose. So, ayan na. Goods na. So, ibibleed natin dito. So, may bleeder nga pala to sa harap. Kaya, mas madali para sa atin. Gagamit tayo ng pantro. So, dito tayo mag-bleed. Hindi na sa ilalim, mga idol. So, dito na tayo lagi. So, ayan. Simulan na natin. So, dito naman mga idol, sa pagkakabit ng ating tank, so, tatansyahin nyo yan na nakaganito. Yan. So, wait lang. Lagyan muna natin ito ng hose. Yun. Yan mga idol. So, may lock na siya. Tapos, tatansyahin nyo. Asan yung dulo? So, ito yung dulo, no? So, tansya-tansya lang. So, ito yung dulo. Tapos, ay... makutu lang naman to. So, yan na. Kung magkamali man tayo, madami naman tayong meron pa tayo. So, putol tayo dito. Ayun. Pinutulan na natin. So, dito. Yan. Kakabit natin. Boom! Tapos, dito naman. So, sa ilalim natin, papadaanin yung lock. Yung adjacent ng lock, so nasa ilalim para medyo malinis naman ako. Yun, okay na. So, para nakaganan siya mga idol. Yan, kita nyo ba? Yan, nakaganyan siya. So wala pa tayong bracket na ayos kasi tatabasan pa natin to. Lagay ng side mirror. So pansamantala mga idol, lagyan muna natin ang bracket. Kasi para malagyan natin ng ayos ang brake fluid and tank. Papatayin lang muna natin siya, no? Yan. Kaya muna natin siya nakatayong ganyan. Counting. Fluid. So, ang gamit na pala nating brake fluid is the 3. Yan.
preno-preno lang. So mamaya na natin siya. Mamaya na natin siya tuturukan. So kukuha na tayo mga idol ng fluid. Tapos ituturok na natin. So ito, kakalisin lang natin yung taklob ng bleeder. So yun, na kalos na natin, no? So balik tayo dito. So ilalagay ko lang tong ating tapos luluagan natin. So pag naluagan natin yan, yan. So tuturok natin yung fluid. So gagamit tayo ng basang-basahan para dito kasi magtuturo yan. Tapos higpitan ulit natin, tapos bisel. Yan, medyo na ganit ng konti. So ang gagawin natin mga idol, pipisilin natin, no? Pisil-pisil. So medyo na ganit na. So pansin nyo ito, puno na, no? So babawasan natin yan. So higup, papahigup natin dun sa pantrok. Dito walang signs ng tagas. Yan, walang sign ng tagas. So dito tayo magbi-bleed mamaya sa 14mm. Hugutin ulit natin to kasi mahigpit na naman yung bleeder natin. Tapos sihigupin natin itong nasa tank. Tapos mga idol, pupunuin ko lang ulit ito. Yan, puno na naman, no? Puno na pala. Tapos ituturo ulit natin dito sa ating bleeder. So luluagan ulit natin. Tapos turok. So ang gagawin nyo mga idol, magtuturo kayo dito ng brake fluid. So pag napuno naman to, tatanggalin nyo to, papaluagan nyo yung 14mm dito, tapos dito nyo papatuloyin ng konti, tapos higpitan nyo ulit, tapos pisil-pisil dito, yan, pisil-pisil dyan, tapos gain ulit, turok ulit, tapos pag napuno dito, bleed ulit dito. So ganun lang, so ulit-ulitin nyo lang mga idol. So balikan ko na lang kayo pagka may preno na. So ayun mga idol, pumunta daw si Idol Patrick Cabral. So pagdadala tayo ng kulay pula na ganito, so swap natin to sa kanya kasi hindi naman to nabubuksan pa, no? So ito na yung ating brake master. So okay na. Ayan. Yun. Hindi ko alam sa inyo kung okay na yun sa inyo, pero para sa akin goods na. Pero pwede pa natin siya i-adjust kung gusto nyo na mas matigas pa dyan. Yan. So kanina dito lapat. So try naman natin mga idol yung ating brake light switch. So try natin. Yun. Nagana. So pipisilin lang natin yung ating brake master para makita nyo na functional yung hydraulic switch natin na binili. Idol, kinabukasan na ng ating vlog. So papakita ko sa inyo yung ating mga kinabit na. Dinala na tayo ni Patrick Cabral ng bracket ng tank fluid. So ito, nagpalit na rin tayo ng cup.
Tapos ito yung ating P19 Rossi Brake Master. So goods na naman. Tsaka ito yung ating Bluetooth host na Doraemon. So feeling Bluetooth lang, pero nasa likod yung ano niya, fittings. So okay na naman, CRR. So bakit nga pala tayo mga idol nagpalit ng P19? Ba't natin pinalitan yung RCS19 car sa Corta natin? Madami kasi nagsasabi na pang Vans concept yun. Pero sa tagal ko nang gamit yun mga idol, never akong sinabihan ng judge na magpalit ng Brake Master. Kasi kung tutusin, pwede naman talaga yung CSB. So depende na lang yung sa nagbibuild. So karamihan lang kasi mga idol, ginagamit yung RCS19 Corsa Corta sa Vans concept. Pero ito, siguro naman okay na kasi functional. May brake light switch na siya, hydraulic switch. So goods na goods na ito pang SB talaga. Pero yung RCS19 Corsa Corta, pwede din naman yung pang SB mga idol. So goods din. Tapos bakit nga din tayo nagkabit ng tank? Kung natatandaan nyo yung RCS19 natin, walang tank. Kumbaga hose at saka ano lang, bolt. So napag-isip-isip ko, good, maganda naman siya. So kaso nga lang, nabawasan yung detalye sa motor natin, no? Kaya nga kailangan may ganito para dagdag detalye. So naisip ko din na kaya meron nagaganon. So ginagamit nyo sa mga Mio, Mio 1, Mio 4, Mio Soul. So may mga taklob ang manong manabela mga idol para hindi na sila magbubutas ng kaha. So kaya naisipan ko din magkabit na tayo ng ganito para dagdag detail. Para naman medyo goods. So dahil nagsawa na din ako sa litsura na walang tank. So ayun, kaya may tank na tayo ngayon. So ayun lang. Hindi na tayo mag-shoutout ngayon. So bawi na lang ako next vlog natin. So doon tayo mag-shoutout ng madami. So kung nagustuhan yung video natin ngayon, please like, share, comment, and subscribe. At huwag niyo din po kalimutan pindutin ang notification bell para update kayo sa mga susunod kong videos. I'm out! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 8!